Maki-update na tayo sa lagay ng panahon kasama ang weather presenter ng GMA Integrated News Weather Center, si Amor La Rosa. Amor. Salamat, Miss Vicky. Mga kapuso, anumang oras ngayong gabi, posible pong magsabay sa loob ng Philippine Area of Responsibility ang dalawang bagyo. Ang Bagyong Jenner at ang bagyong tatawagin naman natin na Bagyong Helen. Papalayo naman na sa bansa ang Bagyong Jenner, pero nakataas pa rin po ang signal number 1. Dito po yan sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, at pati rin po sa western portion ng Pangasinan. So posible pa rin pong maramdaman yung bugso ng hangin dahil po yan dito sa Bagyong Jenner at may kasama rin mga pag-ulan, kaya maging alerto. Alas 11 kagabi nang mag-landfall o tumama po ang Bagyong Jenner, dito po yan sa Palanan, Isabela, at tinawid po nito yung bahagi po ng Northern Luzon hanggang sa makalabas na po yan ang landmass o makalabas po sa kalupaan at magtuloy-tuloy na sa may West Philippine Sea. Huli po itong namataan kaninang hapon sa layong 235 kilometers west-northwest ng Baguio City. Taglay po ang lakas ng hangin na abot ng 55 kilometers per hour at pabugsong papalo naman ng 70 kilometers per hour. Pakanluran po ang kilos ito sa bilis na 30 kilometers per hour. Sabi po ng PAGASA, anumang oras ngayong gabi o kaya naman imamayang madaling araw ay posible pong nasa labas na po yan ng Philippine Area of Responsibility. Yung bagyo naman na may international name po na Pulasan, ngayong gabi ay posible po na nasa loob na nga po yan ng PAR, kaya tatawagin na po natin yan sa local name nito na Bagyong Helen. Sa magiging track naman ito, posibleng nasa labas na rin po yan ng PAR sa mga susunod na oras o kaya naman bukas po ng umaga o tanghali. Depende kung mapanatili po nito yung taglay na bilis at ganun din ang direksyon. Kaya patuloy po natin yan tututukan. Medyo kakaiba po ang pagkilos ng bagyong ito, mga kapuso, dahil sa isang punto, umabot po sa 70 kilometers per hour ang bilis nito. Naku, napakabilis po niyan sa karaniwang galaw ng bagyo na lumalapit dito sa PAR. Pero paliwanag po ng PAGASA, bihira, pero posible naman itong mangyari. Lalo't ang mga bagyo po sa paligid po ng ating bansa ay parte rin o bahagi po ng isa pang mas malawak na weather system na tinatawag naman po natin na monsoon gyre. Patuloy pong hahatakin at palalakasin ang dalawang bagyo ang hanging habagat o southwest monsoon na magdudulot pa rin po ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng ating bansa. Base nga sa datos ng Metro Weather, magtutuloy-tuloy po ang mga pag-ulan bukas. Dito po yan sa may Central Luzon, Calabar Zone at pati na rin sa Mimaropa hanggang dito po yan sa Bicol Region. Maulit po yan sa hapon at gabi kasama na rin sa mga ulanin ang Northern Luzon. So yan po kasama dito yung Cagayan Valley, Cordillera at pati na rin ang Ilocos Provinces. May mga malalakas sa pag-ulan pa rin po mga kapuso. Ay nakikita po ninyo na kulay orange at kulay pula. Ibig sabihin po nito heavy to intense rains, kaya maging alerto pa rin ang mga residente. Sa Metro Manila, mataas po ang tsyansa ng ulan bukas. Posible pong halos buong araw nga po yan. Kaya make sure nakamonitor po sa advisories ng PAGASA. Sa Visayas, may mga kalat-kalat na ulan. Dito po yan sa Panay at pati na rin po sa Negros Islands. Ganon din dito sa may Samar and later provinces. Gayon din sa bahagi po ng Cebu. Para naman sa mga taga Mindanao, maaliwalas po ang panahon sa umaga. Halos wala pong mga pag-ulan. Pero pagsapit po ng hapon, may tsyansa po ng ulan sa may Sulu Archipelago. Ganon din po sa Northern Mindanao, ilang bahagi po ng Caraga, Davao Region at Soxargen. Yan ang latest sa liginig ating panahon. Ako po si Amor La Rosa. Ito ang GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon.